Laklakan Series Volume 3, nandito tayo ngayon sa Chung Lee, Taiwan. Siyempre, Alpha Martial Eagles Production. Preparation to for our upcoming event, Laklakan 4, on June 9. Ito rin, sa Song Lee. Ayun. So yan, shoutout muna sa ating mga sponsor. Zyg Vape City, HUP Taiwan, La Fiesta, and Barbecue One Sakali. Siyempre, shoutout din natin mga grupo sumusuporta sa atin. Nandiyan ang Brown 101. At siyempre, ang Siasi, Tao Gama. Sa lahat, siyempre. Kita-kits tayo on June 9. 3 rounds. Ayan, round 1 and 2 written, round 3 freestyle, rap battle tryout. Sa kanan ko nandito si Ed. Magingay para kay Ed. Lil Ed. Lason, mula umaga at maghapon. May lason na yung bukas at may lason ng kahapon. Kahapon ang pangarap mong hindi mo naabot. Abot kamay na sana ba't nilason na mapagdamot. Marami nang nalason dahil sa katanyagan. Ang katalinuhan ng lumason sa kamusmusan. Huwag mong kakaligtaan, may lason ng sanlibutan. Pati kapangyarihang galing sa ating pamahalaan. Lason ng pag-ibig pag di mo nabantayan. Lason ng pagmamahal kapag di niya napantayan. May lason kapag sobra at may lason kapag kulang. Lason at, from Dungalo, shoutout nga pala sa Almighty LT. Tapos sa bumubuo ng Portal Project. Tapos sa lahat ng grupo sa Laguna, shoutout. At sa kaliwa ko naman, nandito si Karinyoso, Tol. Kalala, shoutout. Yo, shoutout nga pala sa Kamiling Tags, sa Brown 101, sa 90,000 Nukas, at saka Brown 101 shirt. Sa pagmulat ko ng mata, ito sa akin tumambad. Mga mahirap na tao sa initan na kabilad. Upang magkapera lang mga kawawa na dukha. Ang hirap at pagod ay baka sa kanilang mukha. Habang ang mga magdanda ko puno ang pera sa bayo. Upang di mahalata nagsusukot sila ng barong. Mga mapagsamantala sa gayang nila lang. Magtamasa sa kasaganaan gusto sila lang. Politiko na ganito haw sa kapangyarihan. Nag-aagawan palagi sa may waga na upuan. Ganito na ang sistema hanggang ako'y magkaedad. Supportan nyo tsaka Dress to Kill ni Boss Elliot ni Boss John. Dress to Kill. Okay. Nanalo ng coin toss si Lil Ed. Pinili niya mauna si Carinoso. Round 1 para kay Carinoso. Game. Okay. Tol, kamusta? Yung buhay mo dito sa Taiwan matapos kang hindi mag-click sa Dungalo. Yung tipong di ka pa din magustuhan kahit gaano ka pa kabait sa lungga mo. Kung sa bagay, nakapasok ka lang naman doon kasi yun yung mga panahon ng hip-hop ay maluwag. Nagsibangisan na lahat ng mga sabayan mo samantalang ikaw hindi ka pa din marunong manuwag. Kaya pagdating sa kakayahan, talagang bulok to. Eh paano ka nga naman kasi uunlad eh? Hindi mo nga mapalago yung buhok mo. At balita ko, di ka daw nagbabayad ng lending. Kaya hinahanap ka na sa embahada. Kung sa bagay, di na nakakapagtaka yun dahil ultimo sa kanya, di ka daw nagbayad nung kinuha mong empanada. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako naghanda dito sa aking laban. Kasi yung tingin ko lang sa'yo, isang paupahan. Kasi madali ka lang tuluyan. Ang laban natin na to ay parang espada na tinapat nyo sa patpat. Pagdating sa kakayahan, wala ka sa aking binakbat. Dadalhin mo ko sa lalim, di ako takot sa kagat ng pating. Ni hindi nga ako kinilabutan nung sagubat kumagat na ang dilim. Umuho ko pa talaga dito sa match-up natin. Pwes, tiisin mong mabaon ng todo. Kung nandun lang tayo sa Senado, malamang sinigawan ka na liga doon ng bobo. Dahil luma ka na, di na magkakakulay ang mga banat mo kahit gamitan pa ng kakayola. Kakatuwang isipin na kasi ang pangalan mo sa FB pero mas kamukha mo si Wally Bayola. At ang ulo mong makinis, ang sarap paluin yan siguro. Ganito nga pala itsura ng mga audience kung naglaban si Eugene at Taguro. Minsan nanonood nga pala ako ng liga, tapos napansin ko mukhang kasali ito. Siya lang yung kalbunon dun eh, kaya di ako pwedeng malito. At nung pumasok na siya, biglang naghihiyawa ng mga tao. Tapos sabi nung isa, ayan na, pumasok na yung batikang manlalaro. Walamang malupit to yan ang hinala sa aking kutob. Tapos nung nag-umpisa na buta, walang ginawa kundi magpagulong-gulong sa loob. At nung natapos na yung game, naghubad siya ng jersey sa kwarto na kulob. Eh kaya naman pala batikang manlalaro eh. Panay-an-an sa likod! Literal na batikan. Kung naging aso ko lang hayop ko, malamang isa kang Dalmatian. Kung gusto mong gumaling, pahidan mo ng katialis yan.
At bago matapos yung round ko na to, pag-usapan muna natin yung shota mo dito sa Taiwan. Mukhang kaya mo lang naman siya nagustuhan kasi malaki ang harap. Tapos madalas pa siyang naka-leggings, bakat tuloy ang harap. Mukhang hindi ka naman mapili sa mga babae kasi nagustuhan mo pa din siya kahit may damage. Ang harap! Ang harap! Ang harap! Ang harap! Yan ang madalas sinasabi sa'yo ng shota mong bingot pag nagustuhan niya yung pagkain. Ang harap! Boom! Manot! Time! Yeah. Okay, time! Unang banat para kay Lil Ed. Pakigad! Yeah. Putang ina! Siya na yung meron handa, pero bakit mukhang yamado pa rin yung wala? Ganun yata talaga kapag usapang meron, maingay lamang magsalita. Game? Game! Next battle, please. Wala na, Alan. Finish na to. Una ko pa lamang salita. Huwag mo na tong itry out agad. Yung katapusan nito'y aking simula. At antipara yung kailangan mo kung gusto mo kong kausapin. Tipong malulunod ka sa lalalim kahit mabababababaw pa lang sa akin. Eh paano pag nilaliman ko? Pero huwag kang mag-alala. Di ko yung gagawin. Hindi naman ako uto. Bakit ako magmamalalim kung nasa ibabaw yung pinto? Mainstream, masa, ganyan akong mag-rap. Yung tipong pinapakain ko sa tae ngayong nakikinig upang sabihin nilang masa rap. Nakimasa ako sa masa, nagpuyat ka babasa. Bababa sa pinakababa, titikmang ko lang yung lasa. Pero yung content mo, I'm sure panis, ang pangit ng lasa. Dahil pag binilagtad ko na yung pangit na lasa, asal mo'y pangit, punyeta. Ganyan akong kumain, parang si Mot. Simple akong yumare, Alan, pero pang main event yung entrada. Sa bulaga ng it kita, ang main sayo pang yaya. Tapos sasabihin ng iba dito, yung Lil Ed nagmamagaling. Minsan talagang kailangan mong lagpasan yung sakit bago ka tawaging magaling. Kaya sa lahat ng rapper dito, yung Lil Ed makikiraan. Pagpasensyahan nyo na kapag tumatanda, nagsesermon na naman. Hindi naman kasi uubra dito yung bara-bara para ka maging the best. Patayin mo yung the best, nagmukha kang mabangis. Ganyan yung linya, patok, yung style pang sapok. Sa mga mukha na makakapal pero kukote'y marupok. Kung ang utak mo gatuldok, tapos yung katangahan gabundok. You better try ang gulo, lilitaw, tatsulok. Pero hindi mo yun makikita, you know why? Kasi nga, bobo ka. Anong silbi ng makahiya ko kung bobo ka lang? Anong silbi ng makahiya ko kung bobo ka lang? Pero may advantage din kapag sinasabihan kita na bobo. You know what? Yung ibang bobo, hindi alam na bobo sila. Kasi nga, bobo sila. Eh ikaw, sinabihan kita na bobo ka. Ngayon, alam mo na. Binabalaan kita. Huwag mo akong gagawin, tanga ka. Hindi gamot alam mo na bobo ka, eh ipagkakalat mo na. Pag may tumawag sa yung bobo, ganito una mong gagawin. Huwag na huwag kang titingin, bro. Huwag na huwag kang titingin. Mamatay ka na sa pagtanggi, huwag lang sa pag-amin. Golden rules, bitch. Okay, time! Round 2, para kay Garinyoso, pakinggan. Tayo na, tanda mo na, piling hip-hop. Lahat ng binanat mo, napakinggan ko na lahat sa flip-top. Yo, round 2. Okayin po muna tayo. Alam nyo bang addicto dati, bago dito sa Taiwan makatawid? Mukha nga tong intik nun sa Pinas eh, dahil sa kakawid. Tulog sa umaga, gising sa gabi, halos di na yan nasisikatan ng sunlight. Pagdating sa kaadikan, siya palagi ang highlights. Ayaw nga na itong bumili sa 7-Eleven at Family Mart kasi gusto niya sa highlight. Ano? Ay, nakikatol. Wala kang pekan pabili, pagtsagaan mo na lang yung katol. Ang matandang si Kuya, gustong mag-comeback upang ngayon ay maging best. Pwes, magmumukha ka lang Nokiang nagbalik sa panahon ng iPhone X. Kahit anong gawin mo sa akin, di mo ko kayang matibag. At malita ko, pag nagiinuman daw kayo, di ka daw nag-aambag. Pero wala naman sa akin yung kaso. Kaya ko pa din sa'yo magpaka-Hennessy. Bibilan pa din kita ng alak na Chivas, tequila, vodka at Hennessy. Hainan pa kita ng ubas, sasariwa, yellow cup at Jollibee. Pag magalala tol, dami pa naman akong pambili. Sige, lagok lang ng tagay. Habang nagyayehe. Tapos pag may amats ka na, suntok sa baybabay. Napakang nagdinay-nay. Ano sumayo, Jigso? Ganyan ka dyan. Uy, hindi ka mga saling. Ngiti-ngiti ka dyan. Mga tol, alam nyo bang pwede nating bugbugin to kasi wala namang kasanggayan? Kasi ito yung tipo ng tao na pag nalalasing naninira ng kasangkapan.
Yung huling sinira niyan, yung iPhone nang kasama niyan. O sa bagay, halata namang salbahe kasi mukha siyang kampon nang kasamaan. Alam niyo ba yung style nito kapag ka pinatinggan mo ng beat? Yung style niya, no? Uy, ay sumpit na to, atol. Ay, ganito gagawin ko dyan. Dito ko papasukan yan. Yung mga sinasabi mong ganyan, lagyan mo naman ng gawa at tapang. Hindi yung panay ka lang pabida, ngawa at yabang. Ang tagal mo na sa kultura, wala ka pa ding narating. Hindi naaabot yung kaalaman mo sa utak ko kahit sa gadin. Kapag iwanan ka na sa eksena at yan ang mga bagay na di mo kayang tanggapin, agilan na lahat ng mga kasabayan mo samantalang ikaw ay sisiu ka pa din. Kaya malabong manalo sa akin tong si Sisiu dahil ngayon tatanggalan na kita ng W at pagkatapos ng laban natin, may iwan na lang sa'yo ay Sisi. At kahit baliktadin mo pa yan at gawin mong ISIS, ang sasapitin mo lang sa akin ay crisis. Dahil nakahanda ng malawakang airstrike para sa mga nanlaban. Bawat lapag ng mga missile laging may kasunod na atomic bomb. Yung mga simple mong ginagawa, mukhang big deal na sa iba. Dahil bawat ispit ko ng mga linya, kaya kumitil at gumiba. At hindi lahat ng malupit nasa Dunggalo Buang. Kasi yung iba nasa Brown 101. Ang tagal mo sa Dunggalo, lamang na pala. Oh, time mo na pala. Ispit mo na yung mga yabang mong dala, bado. Okay, time. Kalawang banat para kay Lil Ed. Pakinggan. Yo. Ako'y hindi mo mababasa kahit meron kang pag-asa. Pag ang sisiw di nahirapan, ang tawag doon may kaya. Makiba kayong tugon kahit na mahilig akong mambaboy. Ganito naman talaga kapag sakali ako nangangahoy ng tugma. Binalan sa iyong bawat aksa. Ang pagkatay para sa akin ay isang paghahanda. Pinakatas ko yung dagta ng mabubuti at masama. Kaya naramdaman ko ang saya sa iyong pagluluksa. Game? Kanina bago ako pumunta rito, may nagchat sa akin. Gusto niya raw akong maka-close kaya nag-open siya sa akin. Nagbigay siya sa akin ng info pero hindi ko nababanggitin kung sino. Kasama mo siya sa trabaho tapos kasama mo sa kwarto. At ang sabi niya sa akin, ganito ah. Sisiw, yung kalaban mong taga-Kamilin, napakadugyot, ang sarap sampalin. Pag naghuhubad yan ng brief, nagtututong tapos may mantsa na kulay nikutin. Ew! Nakakaputang ina. Ang utot, pag bumukol sa brief, may kasamang tae yon, tanga. Kaya naman pala nagkakalat, dahil nagtatae. Kaya naman pala wala nang mailabas, kahit ilang ulit pang umire. Sa tae pa lang, sabog ka na. Pero mapapalubog kita kahit nabarado ka. Tae bars, bitch. Tapos ang sabi mo, idol din itong si kuya. Tang ina, okay yan tol, idol ko rin yon. Pero wala akong pake. Hindi tayo bate. Sabon ka sa akin, walang banlaw, ako'y mantsa sa puti. Pwede ka naman magdunggalo, bukas pa rin yung kampo, pero malakas ang pang-amoy kahit tulog yung mga aso. At ang laso nasa tuta, may rabies sa laway. Hindi na nga mapasunod, pumapatay pa si Bantay. Hindi na nga mapasunod, pumapatay pa si Bantay. Okay, time. Uling banat para kay Garinyoso, pakinggan. Hindi na nga mapasunod, pumapatay pa si Bantay. Tumatalsik ang iyong laway, buisit ka. Basang-basa na yung sapatos ko sa'yo. Hindi na pa ako nagtitimpi sa kalbong to. Itang sasabit ko to eh. Gusto ko sana ng may bit two lines, kaso wag na. Wala daw ilaw. Eto manyakis to dati sa Binyan eh. Ito lang info ka sa akin akong taga-Kamiling eh. Manyakis to dati sa Binyan. Binugbog to dati ng madaming kalalakihan. So yung pinagsamahan natin noon, ganun-ganun na lang. Diba inihiyan ko pa nga yung mukha mo noon? At namagising ka lang. Pagka-dampi sa'yo ng ihi kong maalat, bigla ka na pamulat. Tapos sabay tayo, tapik sa aking balik at sabi-sabing salamat. Tayo na, naligo ka na ng ihi ko nun. Hindi ka pa sanay. Kaya pala bumabawi ka sa iyong laway. So, may, ano pa yung sinabi nito kanina? Pasalamat ka, malilimutin ako. Kaya lang. Yo, nakasalamin ka, nakasalamin din ako. Pag nakita tayong dalawa ng asawa mo, baka sa kanya, sa akin sa'yo magkaroon ng pagtingin. Pero yung mga banat mo, talagang hilaw. Tingnan mo yung ngipin mo, dilaw.
hindi ka na papansin dito kahit gandaan pa ng selfie. Kasi alam naman ng lahat na isa kang tunay na LP. Alam niyo LP? Lil Ed Panot. Kaya, naka maisip eh. Kaya lang. Yeah, oh, bago ka ng bansag. Hindi na bago yun. Sa susunod ako na magbibinyag. Uy, huwag ka muna sasabat. Ang pangit ng boses mo, inom ka na sa labat. Kaya lang. Dapat nandun ka kasi sa gilid. Nadidistract ako pag umingiti ka. Laki ng gilagid. Kaya lang. Freestyle lang tema. Ihanda ang mga tenga. Kung kala, ulo ng kalabang ko mukhang dulo ng antena. Kaya lang. Wala akong maisip na magkakatunog. Pwede na siguro kapag kayo binugbog. Kaya kanina ko pag gustong umunot ng kamay. Kanina, yung laway mo kasi sa akin tumatalsik kanina pa. May ikulangot ka pa, ba't di mo yun isinga? Iting yan ang iti, tayo lang, kapal lang yung tinga. Okay, tayo. Huling balat para kay Lil-Ed, pakinggan natin. Pre, kahit anong sabihin mo, hindi mo mawawasak yung buong pagtingin ko sa asawa ko. Pero hindi mo mabubuo yung wasak na reputasyon mo dahil sa sinasabi mo. Kung si Mot nagbabaliktad ng salita, ako pare, verse. Hindi lang salita, pare, verse. Verse, pare, verse. Gets mo? Ako yung prondi na ang lingwahe lagunense yaring punto. Pero hindi ako kontento kung ang word walang pinunto. At inis mo nung dinis ko, dahil ang tunog dinis ko, di mahabol yung bilis ko pagdating sa kritisismo. Kung ako naging babae, magpapatira ako sa homie. Kaso ako'y lalaki, titirahin ko tong homie. And you don't know me. Kung si Looney ang hari ng tugma, si Lil Ed meron dilang pandigma. At sa may kahihigpitan ng kapet ang tinuro ni Gamol. Kaya yung mic binala kong isama sa aking ataol. Kasi yung puro lang kahol ay mga buntot ay bahag, mga bayag na nilibag na nakadungaw sa bahag. Ako'y matining sa malalim, tumanda na merong asim. Mas hinubog pa kaysa sa suso ni Maria Makiling at pabagsakin sa barateng garaper na may kiling. Nang masabi mong sarap, ako'y mas masarap sumiping. Time. Okay, dai. Okay. Sarado. Yo, Nitro Simbagsik, Brown 101 Alpha Martial Legal Production, RM Music, Ni Chang Boys. Para sa akin, tangina, qualified yung dalawa na yan para sa bumattle sa susunod na battle event. Tangina, lakas sobra. Sa pen game, tangina, wala akong masabi. Para sila. Kaso kailangan natin mag-judge. Ito naman, tong judge naman eh, parang pang-ala lang kung sino talaga yung nararapat dun sa battle na yon. Pero pala sila pwede. Pwede sila. First round, yung battle na yon binigay ko yon para kay pangalan na ito, para kay Carinoso. Solid yon. Talaga naman na ano ko yun na yung round 2 ay mali. Yung round 1 binigay ko pala yon para kay Lil Ed. Kasi talagang flawless yung bitaw niya. Yung round 2 pala, para kay Carinoso. Kasi solid dun yung may narinig ako dun na tangina. Kahit nasa 7-11 o ano, tapos yun, last nun para sa akin yun yung tumatak. Tapos sa freestyle dun na nagkatalo, binigay ko dun, boto ko para kay Lil Ed. So, 2-1 Lil Ed. Kasi dun nakita ko yung, although nagbigay na malakas naman yung freestyle niya, pero yung freestyle kasi ni Lil Ed, talagang, ano eh, kumbaga, ewan ko kung written yun, no, talagang utak niya lang ginamit. Solid eh. Peace out. Lil Ed. DJ Got Skills at MA Production, yun. Wala pa akong tulog. At nakakamiss bumatel. Yung mga kalabang ko sa Japan. Digmaan tayo. Ito, round 1, round 2. Binigay ko kay Lil Ed. Although si ano, may mga linya siya na tumatak, tapos may mga jokes, pero nakita ko nung madiin eh, tsaka wordplay si Lil Ed, tsaka yung may gets mo talaga, tapos mapapahoo ka na lang, ganun. Round 3, kaya na ako kasi usapang freestyle eh.
written yun. Yung kay Lil Ed. Kay, sa round 3 sa anya ako. Round 1, 2 kay Lil Ed ako. Yun. Lil Ed, DJ. Yo, Prince Aris, RM Music, and Red Jerem Brothers. Yo, round 1 and 2, para sa akin, pantay lang sila. Kasi pareha silang may jokes, pareha silang may bars. Yung mga banata nilang parehas, talagang pang veterano kasi pang flip top. Parang pwede mong sabihin na pang flip top talaga kasi parehas silang magaling. Pero doon sila nagkatalo sa round 3 kasi freestyle. Freestyle, mahirap talaga mag-freestyle eh. Si Carinoso, medyo nawawala-wala siya. And si Lil Ed, tuloy-tuloy yung pagsasalita niya. Although hindi man natin malaman kung written or talagang freestyle yun. Pero kahit na ganun, tuloy-tuloy siya na hindi siya nawawala. Si Carinoso medyo nawawala-wala ng konti. Kaya round 1 and 2, tie sila para sa akin. Round 3, Lil Ed. Yo, Sheed pala. Shoutout sa Human Beatbox Philippines Alliance, PHBA. Kay Teacher Isang. Yan, shoutout. Ngayon, sa first round ko, ibibigay ko kay ano, kay Lil Ed. Yun, tapos second round, paano ba sasabihin? Tayo na, lupit silang dalawa eh. Ano sasabihin ko? O tayo na, basta pangalawa ko, kasi nag-shoot si ano, pero lupit. Sa third round ko, bibigay ko kay Carinoso, kasi ang ano doon, freestyle eh. Si Tol Ed, kasi ano na yun, written na yun. So, 2-1, Lil Ed. Yo, what's up? Arzon, siya si Salaknib. Round 1, binigay ko yung kay Lil Ed. Kasi pareho naman silang malakas, pareho nakakabigla nga yung mga sulat nila, parehong malakas. Pero punti lang yung diferensya talaga, pero siyempre kailangan may umangatin. Pero konting-konti lang, binigay ko yung round 1 kay Lil Ed. Pero sa round 2, talagang nagulat ako nun sa round 2. Ang lakas ng round 2 ni Carinoso, kumpleto, may jokes, may mga bars yan. Ang ganda ng mga setup niya. Sa round 2 kay Carinoso yun, walang duda. Kasi sa kay Lil Ed, nabitin ako din. Medyo maiksi yung ano niya, medyo maiksi yung round niya. Pero sa round 3, doon freestyle, pero nakita ko yung consistent ni sa mga banat ni Lil Ed. Sa consistent ng pagbitaw niya sa freestyle. Pero props pa rin kay Carinoso. Parang malupit. Kailangan ko na talagang mag-practice kasi may mga bago ng malulupit. Yo, Arzon in the house! Jigsaw! Yo, putang ina, ang hirap i-judge ito. Putang ina, gusto ko na mag-bow-out. Jigsaw malakas. Parang nagtapat yung veterano sa ano eh. Veterano sa newbie. Na may potential yun. Putang ina, hirap talaga i-judge yun. Una, pantay sila talaga eh. Wala mong masasabing may tapon yung isa eh. Parehong may dala, may baon. Tapos yung round 2, ganun din. Napapaano din ako, pinapakinggan ko. Si Lil Ed, putahin na yung pagmumukha niya talagang parang hindi siya si Lil Ed eh, nangahalimaw siya eh. Si paring Carinoso naman, talagang may burst din. Parang 1 and 2 para sa akin, pantay yun. Pinakinggan ko yung alam ko freestyle yung pangatlo, usapan nila freestyle. Yun, mahirap na i-judge. Para sa akin, tabla. 4-0. Okay, boto ng Jurado. 4-0 at isang tabla. Para kay Lil Ed. Napanalo, walang talo dyan. Untang ina, para lupit! Sobrang natensa ako kay Carinoso. Hindi ko expected na ganun siyang kalakas kalaban. So, thank you dahil binigyan mo ako ng napakagandang laban. So, nakaka-challenge talaga. Yung feelings talaga pagka, hindi mo ina-expect kasi eh, hindi mo ina-expect na magiging ganun siyang kahalimaw pagkakalaban siya. So yung Carinoso na nakikita ko na nagpo-post ng mga kanta, hindi ko talaga akalain na ganun siya kalakas pagkakalaban. Kaya thank you sa magandang battle. Okay, peace. Nasabihin daw si Carinoso. Oh, shoutout kay Sir Lil Ed, ang galing. Hindi ko alam kung saan niya hinuhugot yun eh. Kayamanan lahat yung ibinitawan niya sa akin eh. Ayun, shoutout sa Brown 101, Kabiling Tags at saka 90,000 Brown 101,